So, hello, hello guys. Good evening. Welcome sa ating free webinar for social media management. So, hello, hello sa inyo, yung mga hindi ko mentees and dun sa mga mentees ko na naka-join. Thank you for joining tonight. Ako nga pala si Coach Maya, for those who don't know me yet. I've been freelancing for 12 years now. And social media management, I have 9 years of experience. So, moving on. I have managed pages on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, and syempre, TikTok. So, speaking of page, nakalike na ba lahat ng mga participants dito sa page ng Stellar Freelancing Academy? Comment nga kayo kung nakapag-like na kayo. Comment me. Sino pa po? Si Clarissa, nakalike na? Ayun, marami-rami na rin. Thank you guys, ha? Ayun, good job sa mga nakapag-like na. Sa mga hindi pa, naku, mamimiss niyo yung half ng life niyo. And a joke lang. Pero seriously guys, consider following our page para makakuha kayo ng ideas about social media and freelancing in general. Ayan, thank you guys sa mga nag-like. So, pag hindi pa kayo nakapag-like, please like Stellar Freelancing Academy on Facebook, okay? So, to begin our lesson, isi-share ko yung aking presentation with you guys. Ayan guys, let's get started sa topic natin tonight, which is the work of a social media manager or marketer. So, ito yung mga contents ng topic natin for tonight. So, ang unang topic natin is, what is social media management or definition ng niche na to? Gano'n kay in-demand ang social media managers? Ano ang salary ng social media managers? Ano yung mga tasks? Ano yung mga skills nila? Kung saan sila magaling? And more topics pa sa mga susunod na slides. So moving on, ano nga ba ang social media marketing or management? So ang social media management, from the term management, ay pagmamanage ng mga pages in behalf of clients. So, as a social media manager, you will be managing and overseeing a business's presence on social media platforms. So, pag na-hire ka as a social media manager, you will be creating, publishing, monitoring, and analyzing yung mga content na nasa pages ng client. You will also build brand awareness and achieve your marketing goals. So, marami nagtatanong kung ano yung in-demand na niche sa panahon ngayon. Well, I can say, ang isa sa pinaka-in-demand ay yung social media management or marketing. So, according sa data na na-publish sa LinkedIn, ang demand sa social media skills ay tumaas ng up to 116.4% this year. And yung Instagram marketing skills naman ay tumaas by 28.4%. So, ang mga contributing factors dito ay yung, syempre, yung pandemic and yung increasing numbers of businesses na nagsiswitch to digital and also yung increasing users of social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and so on. So, ito na guys, syempre, yung magmamotivate sa atin para mag-switch sa social media, no? Siyempre, para ma-motivate tayo mag-work as a social media manager, kailangan alamin muna natin kung magkano ang expected salary nila. So, for beginners, ang rate ay $5 to $10 an hour. Okay, great. Yung mga hindi po nakamute, pamute na lang po, no, para hindi po tayo nakakarinig ng mga extra noises. Salamat po. Ayan. Anyway, so, ang beginner na rate ay $5 to $10 an hour. So, pag kinonvert sa peso, that's roughly 44,000 a month. So, kinonvert ko siya sa $5 an hour, guys. So, 160 hours per month. So, 44,000 siya pag kinonvert sa pesos. Sa advanced naman, pwede mag-start from 15 hanggang $30 an hour. Tapos, pag kinonvert yung 15 to 160 hours sa peso, lumalabas na 132,000 per month ang pwedeng kitain ng social media manager. And then, pag expert na talaga, meaning 5
years of experience sa pataas. So, pwedeng kumita up to $35 to $75 an hour or mas mataas pa. That's at least $308,000 per month. So, ito naman tayo sa mga task ng social media managers. Ano-ano nga ba ang mga task na ginagawa nila? So, ito yung mga usual task. So, explain ko sa inyo isa-isa. So, yung increasing followers and driving engagement, of course, yun yung pagpapagrow ng mga social media platforms si client. So, dapat meron silang maraming likes, comments, and shares. Siyempre, tayo ang gagawa ng paraan para ma-achieve yun. And gagawa tayo ng mga written or visual posts para ma-achieve yun. And then yung second, strategizing content and campaigns. So, ito yung magda-drive na engagement sa atin. Katulad na sinabi ko kanina, kailangan meron tayo mga engaging content. So, minsan tayo rin yung, actually madalas, tayo yung mag-iisip ng mga content and mga campaigns na ipopost natin sa mga pages ni client. So, kailangan mag-generate tayo ng timely and evergreen content. So, yung evergreen content, yun yung guys, yung kahit anong time pwede siya. So, hindi lang siya relevant for 2023 or sa next year. Dapat sa lahat ng years or sa lahat ng times, applicable siya. Ayun. And then, ang susunod naman ay analyzing data. So, bukod sa pagiging, bukod sa mga creative work na nabanggit ko kanina, so you will spend time analyzing data para mag-draw ng conclusions on how a company's post and content are performing. So, pwedeng nakapaloob dito yung social listening, monitoring what social media users say about a brand or competitors. And then next naman, yung reporting metrics to key stakeholders. Yung mga stakeholder guys, yun yung mga naka-assign sa mga kanya-kanyang department or kanya-kanyang task or roles. So ayun, companies want to know the work you're doing has an impact. So madalas, ina-expect nila na magre-report ka ng achievements. Yun yung mga sinasabi dun sa metrics or analytics ng mga social media platforms. Ayan, tapos doon din i-explain mo kung paano mo i-grow yung followers, increase yung engagement, magde-develop ng creative content and campaigns, and marami pang iba. So yung last one naman, and yung posting and monitoring social media platforms. So depending sa size ng team ninyo, you may be responsible for posting and monitoring all social media platforms. Pwede kang mag-schedule ng post and observe followers' responses. You may also be responsible for responding to comments and messages from followers. Ayan. Ngayon, alam na natin yung mga tasks ng isang social media manager. Alamin naman natin kung ano ang mga skills na dapat aralin para makapag-offer ng social media services. So the first one, dapat social media savvy tayo. Ano ibig sabihin ng social media savvy? So dapat alam natin kung paano nag-work ang mga social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Pwede rin yung Pinterest and TikTok. Siyempre, nag-boom ngayon ang TikTok. So dapat aralin din natin yan. Dapat alam natin yung mga unique features nila, algorithms, and best practices sa paggamit ng mga yon. And then, dapat meron din tayong content creation skills. So, ito yung ability to create compelling and engaging content. So, magsusulat tayo dito, magde-design tayo ng graphics or videos according sa mga instruction ni client kung ano mas gusto niya. But most of the time, tayo rin yung mag-iisip kung gaano karami na mga videos or images yung ipopost natin. Okay? So, next naman yung strategic thinking. Sa strategic thinking, magde-develop tayo ng comprehensive social media strategy. Dapat naka-align ito sa organizational goals, target audience, and syempre yung mga trends sa industry na kinabibilangan ng client natin. And then yung community management, ito usually pag merong group si client, tayo na rin magmamanage nun.
Pero hindi naman lahat ng mga clients ay merong sariling group. Pero usually, pag may binibentang services or products si client, meron din kaakibat na or nagawa na na group si client. Doon nila pinopromote yung mga services and products na yun. And then, yung sa analytics and data interpretation, yun yung sinabi ko kanina, dapat ina-analyze natin yung mga social media metrics para matrack yung performance, makita natin kung ano dun yung mga post na yung best performing, and makagawa tayo ng mga data-driven na decisions. Ayun. So ngayon naman, dito tayo sa mga tools na ginagamit ng social media managers. So ito yung mga tools na kailangang aralin ng social media managers para magawa yung trabaho nila efficiently. So sa page management, ito yung mga pang-schedule na mga post. So ang pinaka-popular na mga tools ay Hootsuite, Buffer, Sprout Social, Later, and Co-Schedule. So sa content creation naman, siyempre, itong presentation natin, ginawa natin yun sa Canva. Very popular yan. Kasi maganda yung mga napoproduce niya ng mga images and videos. So, isa yan sa mga top tools na dapat aralin nyo. And then, of course, merong Adobe Photoshop. Pwede rin yung ibang app sa Adobe Suite. Nasa inyo na kung mag-a-add pa kayo ng mga app sa Adobe skill set nyo, pero pwede na yung Adobe Photoshop. Ayan, pwede rin yung PicMonkey. Hindi ko alam kung bago magamit pa ng PicMonkey ngayon. Crello and Visme. I'm not sure kung tama yung pronunciation, but ayan na yun. And then sa analytics and reporting, pwede tayong gumamit ng Sprout Social, Hootsuite Analytics, Buffer Analyze, Google Analytics, and Facebook Insights. And then, sa advertising naman, of course, alam naman natin yung Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Campaign Manager, and Google Ads. Let me know, guys, kung masyado mabilis, ha? Anyway, kung meron kayong mga questions as I go along, pwede nyo i-type dito sa chat. Tapos, babasahin ko yan right after ng mga lessons natin for tonight. Okay? Ayan guys. So now, isa sa main task ng isang social media manager ay pag-create ng social media post. So paano nga ba natin ma-ensure na engaging yung mga post natin? So number one, dapat alam natin yung ating audience or target audience. So kailangan alam natin yung demographics nila, yung mga age, location, trabaho, and other details about them, including interest and preferences. Dapat yung content natin ay naka-tailor doon sa target audience na yon. Kung ano yung tingin natin na magugustuhan nila, yung language na ini-speak nila, dapat doon natin i-revolve yung ating mga content. Tapos, mas okay din kung ma-address natin yung mga pain points nila. Ano ba yung mga usual problems nila and paano ba natin masosolve yun. Ayan. And then, number two, dapat clear yung ating objective. So, determine the purpose ng ating mga post. Are you aiming to educate, entertain, inspire, or promote? Clarify your objective para mag-guide natin yung, para magawa natin yung ating content ng accordingly. And then, yung number three, of course, yung ating content. Siyempre, dapat engaging sila. So, dapat nakakagrab sila ng attention. Para magawa natin yun, kailangan natin ng attention-grabbing headline, captivating image, and compelling opening statement. Kung meron kayo nito, storytelling techniques, humor, or visual elements, mas magiging engaging yung mga social media posts natin. Okay. And then, dapat meron din tayong clear message. Ano ba yung gusto nating iparating sa ating mga followers sa page natin? So, dapat concise and easy to understand. Huwag tayong gagamit ng mga jargon or complex language na
posibleng hindi naman naiintindihan ng target audience natin. So, ang gagamitin natin dapat ay clear and straightforward language. And then, syempre, dapat meron tayong visually appealing na graphics or videos. Kasi ako sa personal na perspective ko, pag nakita ko na hindi masyado maganda yung graphics ng page, parang hindi siya trustworthy, ganun. So, pin-encourage ko yung mga mentees ko na social media managers na mag-aral din sila ng graphic design kasi it's a huge plus talaga pagka designer ka na, social media manager ka pa, ikaw na yung pipiliin ng client kasi mag-stand out ka sa mga candidates na nag-a-apply para sa role na yon. So, very important kasi ang high quality images and videos para makagrab tayo ng attention ng ating mga followers. Ayun. And then, isa din sa mga importanteng part ng social media post ay ang hashtags. So, we need to incorporate relevant hashtags to expand the reach of our post and make it discoverable to users interested doon sa topic natin. So, para makakuha tayo ng hashtags, may mga ginagamit tayong tools. Dapat i-research natin doon yung popular and trending hashtags para doon sa ating niche or industry. And then, marami akong nakikita na hindi gumagamit nito. But this is very important, yung call to action or CTA. So, dapat sasabihin natin sa target audience natin ano ba yung gusto natin na sunod nilang gagawin right after na mabasa nila yung mga post natin. So, kung gusto mo na ipa-like, share, comment, or visit your website, kailangan indicate natin yun at the end of our posts. Ayun. And then, we need to customize our post depending on the requirements of each platform. So, alam naman natin lahat na iba't iba ang algorithm ng mga platforms and iba-iba din yung mga requirements. So, dapat i-customize natin yung mga posts natin for each specific social media platform. So, dapat alam natin yung mga best practices, yung mga limits sa characters and content formats na nag-work para doon sa mga platforms na yun. And then, kailangan din nating i-evoke ang emotion ng ating mga audience. So, dapat i-evoke natin or provoke natin yung mga emotional state ng ating mga audience. So, ang gagamitin natin dyan yung storytelling skills natin. So, ano yung pwede nating i-share para maka-evoke ng emotion? So, pwedeng personal anecdotes, pwedeng user testimonials, or inspiring narratives that resonate with our target audience. And then finally, kailangan din natin mag-test and analyze. So ayun, kailangan natin mag-experiment with different types of content for content and then formats and posting times para malaman natin kung ano dun yung pinaka nag-work na best sa ating mga audience. So, dapat alam din nating tingnan yung mga performance metrics and insights na provided na mga social media platforms para ma-refine yung ating mga approaches. Ayan. So, ngayon punta naman tayo sa analytics. Ano nga ba ang social media analytics? So, yung analytics guys ay yung process ng pag-collect, analyze, and interpret ng data from social media platforms para malaman natin yung exact details ng performance, impact, and effectiveness ng social media strategies natin. May mga metrics and KPIs na tinitingnan dito para ma-evaluate natin yung success ng mga campaigns. So, it's very important na malaman natin kung paano sila basahin. So, pag tinitingnan natin yung mga insights, ano-ano ba dapat yung mga i-track natin na metrics? So, ayon, ang unang-una, yung reach and impressions. So, ito yung total number of unique users na nakakita ng post natin. And ito rin yung number of times na yung post natin ay na-display. Yun yung impression. Na-display sa account ng ating mga, or sa timeline ng ating mga
followers. And then yung engagement naman, ito yung mga likes, comments, shares, and retweets. And ewan ko kung meron pa nag-favorite, but kasama din yun dun. So, kailangan nating i-track ito para maintindihan how users are interacting with our posts. Ayan. And then number 3, yung click-through rate. Ito naman yung mga users na nag-click ng link natin kasi usually, di ba, may nakalagay halimbawa, please visit ganito or send message. So, pag may nag-click ng ganyan, tataas yung ating CTR or click-through rate. And then yung followers, alam naman natin yan kung gaano karami na yung nadagdag ng follower natin over time. Ayan. And then sa demographics, yan yung mga age, gender, location, and language preferences ng ating mga viewers sa mga posts natin. And then sa conversions naman, ang mga tinatrack natin dyan ay form submissions, downloads, purchases, or sign-ups na pinopost natin sa ating mga pages. Kasi para yan sa mga gustong papuntahin yung mga audience sa website nila kasi doon sila nagbebenta ng mga products or services. And then sa sentiment naman, ito yung mga user comments or mentions about your brand or content. So, tinatrack natin to para ma-determine natin kung positive, negative, or neutral ang overall sentiment and para ma-adjust natin yung ating mga strategies accordingly. And then sa referral traffic, ito naman yung amount of traffic na pupunta sa ating website from social media platforms. So, ina-analyze natin yan kung ano ang social media channel na nagda-drive ng pinakamaraming traffic sa ating website. And then sa content performance, ito yung mga individual posts or content types na nagre-resonate best with our audience. So, dito nakakapaloob yung reach, engagement, and click-through rates na mga specific posts natin. And then finally, yung competitive analysis. Ito naman yung mga industry trends, benchmarks, and areas for improvement. Ayan. So by now, may idea na kayo kung ano ang mga requirements and tasks ng isang social media manager. So siguro nagtatanong kayo, paano nga ba maging isang social media manager? So yan ang ating i-discuss next. So, number one, syempre kailangan natin yung mga skills na mentioned kanina. So, we need to familiarize ourselves with different social media platforms, yung mga features nila and best practices. Dapat alam natin kung paano i-navigate yung Facebook, Instagram, LinkedIn, and other platforms na ginagamit ng client. And dapat ma-acquire natin yung mga skills like, yun nga, yung writing and designing para yung mga tasks natin ay magawa natin. Kasi syempre, pagka wala tayong idea kung paano magsulat ng social media post, paano mag-design ng images, parang ma-stuck tayo dun sa mga tasks natin, hindi natin siya magagawa. So, dapat, bago pa tayo sumabak, meron na tayo ng mga skills na kailangan for social media management. And then, para syempre, sure tayo sa mga ginagawa natin, nasa right path tayo, meron tayong guidance. So, we need to learn from courses or sa pagre-research. So, sa YouTube, guys, marami namang free courses or tutorials. Pero kung gusto nyo na meron kayong guidance from a coach, so, pwede kayong mag-enroll sa relevant courses or certifications na nagbibigay ng in-depth knowledge and practical skills in social media management. So, kagandahan sa mga courses, yung mga paid kasi naka-outline na doon lahat ng kailangan nyo malaman. Tapos, nasa isang place na lang lahat, may videos, may tutorials, may mga supporting documents, may mga resources. So, maganda talaga na kung gusto nyo maging, kung serious kayo sa pagiging social media manager,
you learn from courses and get guidance from a coach or mentor. So sa Stellar Freelancing Academy, meron kaming social media management or marketing course na merong 1 month internship. So kung interested kayo guys, let me know. Ayun, so ang third step naman natin ay syempre kailangan natin ng experience kahit papaano. Kailangan meron tayong hands-on application na mga natutunan natin from the course, syempre. So, doon na papasok yung pag-apply natin ng ating mga nalaman sa course. So, pwede dito guys, pwede kayo mag-intern, patulad ng in-offer namin dito sa academy, or pwede kayong gumawa ng mga sarili nyong social media pages, and then you promote your service as a social media manager, and then mag-test lang kayo ng iba't ibang klase mga post, and then i-monitor yung metrics para malaman nyo kung ano yung best performing na mga post. So, syempre, i-build natin yung social media presence ng ating service. So, gumamit din kayo ng multiple platforms para pag nag-apply kayo as a social media manager, ma-explain nyo sa client yung mga experience nyo and you have various experience sa mga platforms na kailangan nila. Ayun. And then, very important din itong portfolio kasi ito yung nagpapatunay ng ating proficiency or expertise. So, dapat meron tayong portfolio. So, ano nga ba yung mga pwede natin ilagay sa portfolio? Pwede tayong maglagay ng mga social media images or videos. Pwede rin tayong maglagay ng mga screenshots ng mga pages na na-manage natin before. And pwede rin tayo maglagay ng mga certificates natin na nagpapatunay na nag-train tayo sa social media management para magkaroon ng tiwala sa atin yung mga potential clients at i-hire nila tayo. So, dapat gandahan natin yung ating portfolio. Dapat ang i-upload lang natin yung mga best items natin. Pag hindi tayo masyadong proud dun sa item na yon, huwag na natin i-upload kasi syempre hindi sa atin mai-impress yung client. So, dapat keep in mind lagi na dapat impressive lang yung mga items na i-upload natin sa ating portfolio. And then lastly, kung nagawa nyo na lahat to, pwede na kayo mag-apply sa mga entry-level na positions. So, may mga agencies, startups, or yung mga small organizations na willing mag-hire ng mga baguhan or yung mga naghahanap ng mga interns. So, try nyo yun guys para magkaroon kayo ng hands-on experience sa social media management. And then, as you go along, pwede na kayo mag-apply sa mga advanced na mga positions. So, pwede na kayo magtaas ng rate. Sa mga naging mentees ko, ang ginagawa nila sa una, $5 an hour. And then, after 1 year, $10 na agad sila. So, ganon kataas agad yung pwede nyong i-rate sa sarili ninyo. Wala naman strict rule about that. Pero I'm just saying this na in just 1 year, kayang-kaya nyong i-achieve yung 6-digit salary kung talagang seseryosohin nyo lang yung social media management. Ayun. Any questions so far, guys? Wala tayong question dito sa chat natin, ano? Tingnan natin sa Facebook. Wala pa din sa live, ano? So, okay. Dahil wala pa tayong questions, I will go over doon sa mga questions din sa form. Pag meron kayong questions, guys, maisip kayo dito sa mga nandito sa Zoom natin. Mag-type lang kayo sa chat box. Or dito naman sa live, mag-comment lang kayo down below para masagot natin yung mga questions nyo right after na masagot ko yung mga questions dito sa form. Okay. So, ayun. So, tanong ni Colleen Ann, what are the essential tools para daw maging effective na social media manager? So, ayun, na-mention na natin kanina. Siguro for a start, ang pinakaunan muna na aralin nyo na tool, yung mga scheduling tools like Hootsuite and Buffer. And then yung Canva.
And then, pwede nyo rin gamitin muna si ChatGPT for generating content. Pero nare-recommend ko din na try nyo gumawa ng content from scratch kasi doon tayo mahahasa talaga na mag-generate ng mga content para sa mga social media platforms. Kasi dapat hindi rin tayo puro asa lang sa AI. Alam ko ngayon marami nang nakakaalam ng ChatGPT, pero in my case, experience ko, I can say na, ayun, ginagawa niyang, sorry sa term, ginagawa niyang tamad yung mga freelancers. So, mas maganda na mahasa natin yung skills natin kung talagang i-apply natin yung mga natutunan natin sa courses or sa mga trainings like this, kung gagawin natin yan from scratch. Ayun. So, ang next question natin dito ay, what is the difference between social media management and marketing? So, as the name suggests, ang social media management ay more on management lang. So, magpo-post at gagawa ng graphics. And siguro kasama na rin doon yung pagre-reply sa mga inquiries. Pero sa marketing kasi, mas in-depth na yung mga responsibilities. Yun nga, magmamonitor na ng mga metrics and gagawa na ng mga strategies. Tapos, ayun yung may involved na ng mga gagawa na ng social media content strategy and makikipag-brainstorm na sa client or sa team kung ano yung magandang atake sa mga campaign sa social media. So, I hope nasagot ko yung tanong mo, no, ni Carlo from Albay. And then, ang tanong ni Virlen Temporaza from Baguio, what apps are preferred by the clients and how to get more productivity from each client? So, ayun, na-mention na natin kanina yung mga apps. Pero kung sa productivity, ang nare-recommend ko sa pag-manage ng mga tasks ay Asana and Trello. And para sa productivity naman, para mas marami kayong magawa for each client, syempre number one, alisin natin yung mga distractions like yung syempre yung cellphone, number one. Mahirap talaga mag-work pag merong distraction. So, tanggalin natin yung mga bagay na makakapag-distract sa atin. And then, ako ginagawa ko daily sa umaga, gagawa ko ng to-do list. Meron akong notebook dito sa aking lamesa or sa desk ko. So, sinusulat ko yung lahat ng kailangan gawin for the day. Tapos, kino-cross out ko yun as I go along. Kung natatapos ko na siya, ko-cross out ko. So, pwedeng ganun din sa Asana, iko-cross out niya lang sila pag nagawa niyo na. So, dapat kasi talaga naka-focus tayo and we try our best na ibigay yung full attention natin sa mga tasks natin para magawa natin sila efficiently. So, ako sa experience ko, marami na akong na-encounter noon nung bago-bago pa lang ako. Hindi ako masyadong focus. So, nawawalan ako ng clients. So, kung gusto natin na mag-stay yung mga clients natin and dumating sa point na ipopromote nila tayo, dapat lagi tayong focus sa ating mga task. So, ayun, nasagot na natin yung question ni Verlin. Ito naman tanong ni Luis Ann Ubaldo from Laguna. What is the most used Facebook marketing tool today? So, sa marketing kasi ang usual na ginagamit ay yung mga binention kanina natin na for insights, yung Sprout Social, yung sa Buffer, and basta yung mga marketing tools na included ng mga scheduling tools na na-mention natin kanina. So, if you want guys na ma-access yung slideshow presentation, I will send you the link later dito sa ating chat, okay? And then, ito may question din si Maria Aurelia Bunao. I am a graduate of BS Education major in English. I got less than a year experience in content writing and editing, but now I am a year in copywriting and more on virtual assistants. I sometimes have this feeling that I still have a lot to learn in the marketing area, and being an SEO company, I find it difficult. Sorry guys, medyo mahaba.
nasa na ba tayo? Difficult to learn everything all at once. My workload right now requires a lot of multitasking pa naman, and some of them need ko pa aralin before I complete the task. Napapagalitan ako sometimes ng AE na ina-assist ko because there are certain issues na hindi ko kaagad na-resolve dahil dito and other technical stuff. My question is, for someone who doesn't have a background in technical marketing, how will I be able to apply my skill set as an English major to virtual assistants marketing roles? So, syempre, ang English major, so magagamit mo yan sa paggawa ng content. Yan talaga ang pinaka tool natin sa paggawa ng content, ano? Kasi kailangan perfect yung English natin every single time. Pero hindi naman kailangan na super formal ng mga English natin kasi hindi na nag-work ngayon yan sa social media. So dapat laging casual English lang yung gagawin natin. Kung gusto nyo, halimbawa masyadong malalim yung English ninyo or masyadong traditional, sulat nyo lang yung post na yon. And then you can put it sa ChatGPT, and then you can use the prompt na rewrite this using casual English. So ipipaste nyo doon yung post ninyo, and then si ChatGPT na ang bahala na mag-edit nung post ninyo na gamit ang casual English. Okay? So ayan, balik tayo sa questions. Ayun, may nagtanong dito, hindi siya relevant sa social media, pero sagutin din natin. Ano daw ang best affordable laptop to use for freelancers? So, ang nare-recommend ko based sa experience ko kasi nakagamit na ako ng Asus, Lenovo, and MSI. So, in my experience, ang pinaka-matibay and affordable ay Lenovo. So, but it's just me, ano? Pero kung naghahanap kayo ng affordable yet pamatagalan, like yung sa akin, inabot siya ng 5 years. So, Lenovo yung nare-recommend ko. Ayun. Thank you kay Romeline for that question from Dasmariñas, Cavite. Ito naman, may question si Karen J. Bumidang from Nueva Vizcaya. What platform should I be familiar with to be a successful SMM? So, ayun, na-mention na rin natin kanina, no? So, i-mention lang natin ulit ang mga usual platforms na ginagamit ng mga social media managers or ng mga businesses na nagpo-promote sa social media ay Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, and then TikTok. And I'm not sure kung na-mention ko na yung Instagram, but ayun, yung mga 7 na yun, yun yung mga dapat familiar tayo para maging successful tayong social media manager. Kasi dapat sakop natin yung lahat kasi isa lang naman yung usual na i-hire ng mga clients sa social media manager. So, dapat lahat yun ay kabisado natin. Pero hindi naman kailangan na sa simula pa lang expert na agad tayo. So, aralin lang natin one platform at a time and eventually magiging expert din tayo sa lahat ng mga platforms na yun. And then, ito ang question ni Janelle Pagdanganan from Quezon City. Ano daw ang tips for starting social media marketing for online entrepreneurs? So, unang-una, kung hindi niyo po afford na mag-hire ng social media marketer, yun po, kailangan meron kayong social media strategy, unang-una. Aralin niyo po kung paano gumawa ng social media strategy and alamin niyo yung target audience ninyo para yung mga post ay naka-targeted dun sa mga audience natin na yung magusto natin na maging followers natin, ma-attract natin sila para bumili ng ating mga products. So, ayun po yung short version ng sagot doon. Pero masyado po kasing medyo malawak yung question ni Madam. Pero yun yung mga first steps para maging successful tayo sa social media. Ito naman question ni Shella Marie Llamas from Quezon City. What are the basic knowledge and skills you must have to start this SMM job? So ayun po, na-mention na rin natin kanina, but i-mention lang natin ulit.
Yung mga skills na kailangan ay copywriting skills, graphic design skills, strategic thinking, and yun din customer service skills. Kailangan din kasi nating makipag-interact sa mga audience. Kaya kailangan din natin yung customer service skills. Ayun. May question dito si Alan. Medyo, first time kong ka-encounter ng question na to, kaya medyo na tigilan ako. Anyway, ang sabi niya, how to expand social channel to different state in the US for free if possible? Isa lang naman po yung kailangan na pages kahit saan pang state. Free din po yun. Isa lang po ang kailangan na mga page per platform. So, yun po. Ayan, sabi naman ni Regine, hindi ko alam yung pronunciation ng middle name niya, but ang apelido niya ay Rebellion from Rodriguez Rizal. How can I attract clients easily with my portfolio? So, ayun po yung nasabi ko kanina, para maging attractive or eye-catching ating portfolio items. Kailangan, unang-una, high definition sila. And then, clear yung mga text and mga images. And then, dapat, nasa trend sila. Dapat yung mga trendy na mga designs, yun yung gagamitin natin. Tsaka dapat yung mga kulay nila ay hindi nagka-clash or hindi masakit sa mata. So, ang mga usual na colors na ginagamit ngayon sa mga images ay mga pastel colors. And then, yung mga black, white, yung mga solid na hindi masakit sa mata, yun po yung dapat gamitin natin para maka-attract tayo ng clients with our portfolio. Kung meron din tayo mga case studies, halimbawa, meron tayong isang client na napag-grow natin yung mga pages nila, so gawa tayo ng case study for it, and then we can outline that dun sa ating portfolio, and I'm sure kayo yung mapipili ng mga clients among the pool of candidates sa mga mga freelancing platforms. Ayun. Ayun, marami-rami pa to guys ha, so please bear with me. Sabi ni Mary Jane Ramos from Pasig City, do we need to have all those social media platforms like Instagram and TikTok for this job? Yes po. Mas maganda po kung isama niyo Instagram and TikTok sa inyong skill set. Para yun nga po, ma-accommodate niya lahat ng clients na nangailangan ng services for Instagram and TikTok. And then ito naman kay Irene Belleza from Albay. Is it possible to be an SMM without any experience of the role? Yes po, very possible po yan. Dahil lahat naman po tayo gumagamit ng social media platforms, especially Facebook, lahat po yan ng mga principles or mga knowledge na kailangan matutunan ay matututunan din naman po natin since halos lahat naman tayo familiar sa social media. So, basta po seryoso tayo sa pag-aaral and huwag natin i-shortcut. So, simulan natin from the basic up to the most advanced lessons para magamay talaga natin yung role and hindi lang tayo basta hit or miss sa ating responsibilities or tasks. Ayun. So, ito naman yung question ni Jenny Pacifico from Navota City. So, how to get a client with this niche? So, ito po medyo general yung question niya, but sige, sagutin natin. Sa pagkuha po ng client, syempre kailangan ang itatarget natin yung mga naghahanap ng mga clients. So, para natin mahanap yung mga clients na yan, punta tayo sa mga freelancing platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, and online jobs at PH. So, hanap lang tayo ng mga social media manager roles para ma-hire tayo, makita tayo ng mga clients. Saka dapat yung mga profiles natin ay well-optimized. Dapat nakalagay doon na social media manager tayo kasi para yun yung ma-attract nyo na role. I mean, na mga contracts. So, ayun, kasi baka ang nakalagay sa mga profiles nyo, yung mga dating yung mga experiences like customer service representative. So, para
ma-attract natin yung gusto nating job, for example, yung social media manager, dapat yun yung title na nakalagay natin. And dapat nakalagay doon kung ano exactly yung kaya mong gawin para matulungan yung mga clients, like yung mga responsibilities, yung mga skills, and yung mga tools na kaya mong gamitin para alam mismo ng mga client, kahit hindi pa kayo nag-uusap, na well-skilled kayo or may expertise talaga kayo when it comes to social media. Okay? And then, ito naman ay from Sandra Marie from Pangasinan. Ayan, marami siyang questions, no? Sige, masahin natin. So number one question niya ay, what are the key benefits of incorporating SMM into a freelancing business? Ang key benefits ng social media, syempre magkakaroon kayo ng additional na skill, no? Pag in-incorporate niyo yung SMM sa freelancing business ninyo, mas marami kayong ma-accommodate na clients. So dagdag kita yon and dagdag din sa inyong skill set. So, in short, mas marami yung kikitain nyo and mas marami kayong ma-offer. And then number two question niya is, which social media platforms are most effective in for freelancers in terms of SMM? Ang usually kasi na mga ginagamit ngayon ay Facebook, Instagram, and TikTok. So, I guess yun yung pinaka-effective. Tsaka, I think sila din yung pinaka-maraming users at the moment. So, yun yung mga, siguro yung mas magandang unahin ninyo kung nag-aaral pa lang kayo ng SMM. And then number three, what strategies can freelancers use to increase their reach and engagement on social media? Medyo malawak po yung strategies, ano? Hindi pa yung kasama sa ating lesson for tonight. But yun po mga strategies na dapat nating gawin ay dapat naka-target siya sa mga audience na gusto nating ma-reach. So, basta gawin natin yung content natin na tama para dun sa target audience natin, I'm sure mag-grow yung ating mga social media following and we will convert yung mga, halimbawa gusto nating makabenta, syempre magkakaroon tayo ng mga conversions. Ayun, natanong na to kanina. Ayan, ito naman tanong ni Adrian Palines from Tayabas City. What's the difference between SEO and SMM? Malaki po ang pagkakaiba ng SEO and SMM, ano? Kasi yung SEO po, para po siya sa search engines. Kasi po, ang definition niya ay search engine optimization. So, sa search engines po yung ginagawa. Nagpo-promote po tayo ng mga web pages or ino-optimize po natin yung mga web pages natin para mag-rank sila sa search engines like Google. So that ang ina-achieve po ng mga SEO specialist ay mag-rank sila sa, yun yung pinaka-main target ay mag-rank sa first page ni Google. Ayan. Sa SMM naman, as mentioned kanina, ang pinapromote natin dito ay products and services using social media. And then, ang question naman ni Christine Cataluna from Baguio, how to read data analytics on different social media platforms? So, para ma-access nyo po yung mga analytics ng social media platforms, pwede po kayong gumamit ng mga tools na mentioned natin kanina like Sprout Social or Buffer. Pwede rin po na buksan po natin yung analytics or insights ng mga social media platforms like, alimbawa, si Facebook, meron siyang Meta Business Suite. So, yun lang po yung i-access natin. And, nandun na po lahat ng tools para makita natin yung mga analytics or performance ng ating social media page. So, ayun guys. Yun na yung lahat ng questions natin from the form. Dito naman tayo sa ating Zoom call. Ayan. So, sige, babasahin natin. Sa portfolio making, nasagot ko na ba yung question na to or you need more tips pa, Claire? Sige, ano muna natin yan? Skip. Paano pag walang experience na nilalagay sa portfolio? Ayun po, gawa po kayo ng mga practice na pages. So, gawa kayo ng pages for your social media services and yun yung gagawa nyo ng mga content. So, pag nakagawa na kayo ng mga content,
magkakaroon na kayo ng portfolio items. Tapos kanina yung na-mention ko, gawa kayo ng mga videos, images, and mga certificates. Ayan. Ang sabi ni Michael Tenedero, pwede mo mag-join part-time ang social media manager like 7 p.m. to 11 p.m. Pwede pong part-time. Usually nga yung mga social media management na roles ay part-time lang. So, pwede po part-time. At pwede rin nyo rin gawin sa available time nyo yung mga tasks. Depende rin sa usapan ninyo with the client. So, hindi wala pong strict rule. Depende po talaga yan sa client. Masabi ni Anthony, agency po ba yung stellar nyo po? How much po yung fee if mag-avail? May job referral po ba after training? Thanks. So, yung Stellar Freelancing Academy po, meron po kaming affiliated na agency. So, doon po kayo mag-internship pag interested po kayo sa social media marketing internship. Tapos, pwede po namin kayo i-refer sa mga clients right after. And yun po sa fee, 799 po siya, including na po yung certificate, may mga free resources, meron din pong recorded na course, and meron din pong 1 month internship. Ayan po, lahat po yung nakukuha nyo for only 799. Follow-up question daw dun sa laptop, how about desktop coach? Sa desktop, ang recommended ko po, kahit anong mga brand, ang dapat itignan natin for PC ay yung mga specifications. So, kung tight ang budget, pwede na yung i3. Pero kung medyo may budget tayo, dapat aim tayo sa i5 or sa Ryzen 5. Tapos, at least 8GB yung RAM. And then, dapat meron tayong HDD and SSD. Kasi pag HDD lang, medyo mabagal mag-read yung storage, ano? So, kailangan talaga may SSD. Fortunately naman, halos lahat ng mga PC ngayon ay meron ng SSD. Pero kung magbibuild kayo, syempre, you need to buy each, Kasi meron yung gusto magpa-build, kasi mas mura. So, kailangan na lang bibilhin nyo isa-isa yung mga parts ng PC. Ayun. Tapos sa GPU, na-recommend ko din na may GPU kayo kasi syempre medyo heavy sa graphics yung social media management. Ano? Kailangan may videos and images. So ang na-recommend ko na GPU, at least 2GB siya. Pero hindi ko sure kung may 2GB pa ngayon. Alam ko 4GB na yung usual. Ano? Kaya lang medyo mahal. Check nyo na lang guys sa Shopee. Ayan, marami yan doon. Kaya tayo ni Jael, hindi ko po siya na-record sadly. Pero meron pong, I'm sure meron tong recording dun sa live. Sa page ng Stellar Freelancing Academy, masisave doon yung live recording nitong ating webinar. So, based experience niyo po coach, saan po kayo mas nahirapan nung nag-start po kayo? Sa strategy, walang platform. Sa strategy talaga medyo mahirap. Kasi isipin mo, bawat business ay unique. So walang parang, alam mo yung one size fits all. Walang ganun na strategy for all businesses. So dapat, meron tayong, gamitin natin yung mga research skills natin. So dapat mag-research. Aralin talaga natin yung mga products and services ni client para mabigyan natin ng tamang strategy yung mga pinopromote natin at saka para magkaroon tayo ng conversions. Kasi pag hindi natin na-achieve yung mga conversions na yan, most likely, sabihin ng client, hindi nila nakuha yung ROI. So, yun, baka tanggalin tayo. So, dapat yun ang i-aim talaga natin once we are hired as a social media manager. Kay Romar, ano po yung hinihingi niyo na more tips, please? Sige po, paki-type na lang po dito para po masagot ko po ng specifically yung inyong question. So sabi ulit ni Michael Tenedero, paano po magkaroon ng certificate sa Upwork kahit po wala past work or past project? Possible pa rin ba ma-hire? Yun pong sa certificate, may bayad po lahat ng certifications doon. So
kung wala pong budget, medyo mahirapan tayo. But kung may budget po, wala namang problema doon. Mag-try nyo po yung bawat isa doon. Kung meron naman po kayong yung certificate from academies like dito sa Stellar Freelancing Academy, pwede nyo pong i-upload doon. Ang pipiliin yung option doon ay custom certification. Ayun. So sabi ni Anthony, ano pong oras, ilang oras po yung training sa Stellar? Thanks. So yun pong pag-aaral ng lessons ay self-paced kasi po recorded videos po yung papanoorin ninyo so you can learn at your own pace. Pero yun pong internship ay pwedeng gawin anytime from Monday to Sunday. So kayo din po ang masusunod sa oras doon. Ang meron lang pong schedule ay yung live which is every Saturday at 8 p.m. Ayun po. So sabi ni Michael Tenedero, yung time tracker po ba, ginagamit lang po ba pag part-time sa Upwork? Lahat po, kahit full-time, gumagamit po ng time tracker. As long as hourly po yung contract. Ang hindi po ginagamitan ng time tracker, yun pong fixed price na mga contracts. Ayun po. Ayun, sabi naman ni Paul Adrian, Coach, pag po ba nag-apply for SMM course, yung may mga account na po sa Stellar, doon lang po kayo magre-request ng new course sa website. Yes po, mag-login lang po kayo muna. Login po kayo dun sa login page ng Stellar and then add to cart nyo lang po yung social media marketing na course. Sa portfolio po, meron akong full guide for portfolio. I-send ko po dito yung link ng YouTube link ng tutorials. So, i-paste ko na kagad dito sa chat natin para ma-view nyo na agad. Kasi medyo mahaba po yung mga tips natin dito or tutorial for portfolio. So, hindi po natin madidiscuss lahat. Ito po, mas detailed and may mga additional po na mga items na mentioned dito na pwede nyong i-add sa inyong portfolio if you are a beginner. Ito po yung tutorial natin for portfolio. Pakisave na lang po. Baka po kasi mawala to right after the call. So, ayun po. May additional questions po tayo dito. Pag SMM po ba, dapat may website na po ba tayo? Hindi po kailangan ng website. Ang kailangan po natin ay meron tayong social media pages na pwede natin ipakita sa client na meron tayong na-achieve na growth dun sa mga pages na yon. Para, halimbawa, kahit beginner tayo, meron tayong mapakita ng mga portfolio items. Pwede natin siyang gamitin as portfolio item habang nag-a-apply tayo as a social media manager. So, ayan guys, move on naman tayo dito sa mga nagtatanong sa live. So, ang tanong ni Abraham, any recommendation for group moderation tools? Ang ginagamit ko lang dyan yung Meta Business Suite eh. Kasi wala pa akong masyadong na-encounter na mga clients na nagpapamanage ng groups nila. But ang kagandahan sa group, alam natin na iisa lang yung interest nila kaya makakapag-promote tayo doon. Nang alam natin na magko-convert doon yung mga pinopromote natin na products and services. Ang tip ko sa pag po-promote sa group ay dapat i-prioritize natin yung engagement kasi sa experience ko pagka hindi tayo nakikipag-engage sa mga group members parang wala din, parang wala rin conversion. Saka parang hindi rin sila ganun ka-interested. Pero kung evoke natin yung emotions nila, encourage natin sila na mag-engage, mas magkakaroon tayo ng mga conversions. Yun pong recording po nito. Nasa live po natin sa page po ng Stellar Freelancing Academy. Paki-search na lang po sa Facebook, Stellar Freelancing Academy. Doon po ma-upload yung ating live for tonight. Kasi hindi ko po na-record dito sa Zoom, ano? So, my bad. Pero, ayun po, pwede niyo pong ma-access doon. And, i-upload ko rin po ito sa YouTube. Ayan po yung link nung page. Pag po nagpunta kayo dito sa link sa tutorial ng portfolio, i-click niyo lang din po yung name ng
channel para po ma-view nyo lahat yung mga free tutorials doon. Actually, doon po, may free courses po tayo doon na pwede ninyong panoorin. So, kung wala pa po kayong budget to enroll for a course, pwede po yung mga free course natin doon sa channel po natin sa YouTube. So, any other questions, guys? By the way, shout out guys sa mga nanonood sa atin sa live, ano? I'm sorry, hindi ko kayo na-acknowledge kanina, but I really appreciate you watching us via Facebook. Sana may natutunan kayo tonight. Sabi ni Claire, nakasubscribe na po ako sa YouTube po. Very helpful and madaling maintindihan po ang mga video. Thank you, Claire, for subscribing. In the future, mag-a-add pa tayo ng more courses and tutorials. So guys, kung gusto nyo maging updated sa mga new tutorials or courses sa YouTube, you can always consider subscribing sa ating YouTube channel. Tinatanong ni Anthony, SMM lang po trabaho nyo or as BA as well? Actually po, matagal na rin po ako kasi sa freelancing. So, nag-specialize na po ako. Website designer na po yung niche ko ngayon. Pero, I have experience yun nga po sa social media management before for multiple clients. And right now po, ang pinofocus ko ay itong coaching, website design, and copywriting po. Sabi ni Michael, ask ko lang po bakit po overseas naghahanap ang mga clients. Good question yan, ano? Kaya tayo ang hinahire ng mga clients, halip na maghanap sila ng mga in-house or yung mga local na talents. Kasi syempre, mas mababa yung rate natin. Yung mga rate kasi doon sa kanila, pinakamababa na yung 20. Or hindi ko sure kung meron pang nagre-rate doon ng 15. Pero pag mga ganito kasing creative work, sobrang taas na mga rate doon. Pwedeng $100 an hour, ganyan. Whereas, kung Pinoy ang i-hire nila, pwedeng $5, di ba? Ang laki ng difference. So, tayo talagang i-hire ng mga clients dahil makakatipid sila and mga Pinoy kilala sa ibang bansa as talented, madaling maintindihan yung English, madaling kausap. And ayun, dedicated sa trabaho. So, tayo talaga ang pinapaboran. Actually, merong mga content creators na nag-upload ng mga topics na why you should hire a freelancer in the Philippines. So, ganun, pinapromote talaga tayo. Even yung mga foreigners na doon sa ibang bansa. Ayun, sabi ni Claire, Coach Rex, yung pwede po mag-add ng friends para maka-join sa live training? Pwede po, isend nyo lang po yung link nitong ating Zoom. Actually, pwede naman yun. Lahat pwede mag-join. Ayun. Sabi ni Ryan, thank you po sa malumanay na pagtuturo. Yes po, kahit po hindi ako nagtuturo, malumanay po ako. Anyway, sabi ni Nash, paano po pag hindi nagawa yung mga pinapagawa sa mga courses after the last day of internship? Do you give extension or wala talaga certificate na makukuha? Ay, hindi po para ganun ka-strict, ano? Basta po, i-submit nyo po yung mga deliverables or yung mga kailangang isubmit na projects, may makukuha pong certificate. Hindi po natin ipagkakait yan. So, syempre po, nag-enroll po kayo. Kailangan po talaga na ibigay yung certificate at the end. Sabi ni Claire, magagaling ang mga Pinoy freelancers. Yes, magagaling tayo. I-claim natin yan. So, dapat dahil i-claim natin yan, pagbutihin natin ang mga services na offer natin sa clients para ma-achieve natin ang 6-digit salary and para mag-grow ang ating business. Remember guys, ang freelancing ay isang business, hindi siya employment. So, dapat ituring natin siya na parang baby natin. Pag-ano natin siya, pagyamanin. And gawin natin ang lahat, i-promote natin. And mag-add tayo ng mga additional skills para ayun, mag-succeed tayo and marami tayong may offer sa mga clients. Sabi ni Michael, yung Connects po ba sa Upwork ay parang token po ba yan? Yung Connects po,
Actually, yan po yung currency sa Upwork. So, kailangan niyo po ng connects ngayon para makapag-apply sa mga jobs sa Upwork. Kasi po dati wala yan eh. Pero naisip nila na magkaroon na ng mga bayad. Yan po yung gagamitin yung pang-bid sa mga job applications sa Upwork. So, nagre-range po yan na I think ang pinakamababang connects na pwedeng gamitin is 2. Pero parang nagtaas na yata lately. So, 6 connects na per application. So, pag wala pa tayong connects, hindi tayo makakapag-apply sa mga jobs sa Upwork unless in-invite tayo ng client. So, dapat ang i-aim natin ay magkaroon tayo ng magandang profile sa Upwork or sa other freelancing platforms para tayo na yung i-invite ng mga clients and hindi na natin kailangan gumastos pa sa mga connects. So, another question, yung mga red flags po sa client na scam, mga job post nila. Ayan, magandang topic yan, ano? Yung mga red flags, number one, of course, pag nanghihingi ng security fee or any forms of payment, ayan, X na tayo dyan. Run na agad, guys. Takbo na. Next client na agad. Tapos, yung number two, yung mga may kinalaman sa crypto, or mga Bitcoin, ganyan. Ewan ko kung meron pang nag-offer ng ganyan ngayon, but iwasan nyo na lang yan, guys. Halimbawa, in-offeran kayo na sa crypto kayo babayaran or sa yung mga trading platforms. Wala pa akong narinig na legit na ganyan. So, next opportunity na tayo pag ganyan. And then, yung mga jobs na nag-offer ng yung PDF to MS Word, halimbawa, yung PDF daw, i-convert mo sa MS Word document. Scam yan, guys. Huwag yung papatulan. And pagka, halimbawa, hindi nila, ayaw nilang sabihin yung name ng company para hindi nyo sila ma-search. Yan, huwag din yan. Tapos, yung iba naman, yung naghihingi ng too much personal information, like, nanghihingi na ng username and password. Magaya, syempre, ayaw naman natin na makuha nila yung ating mga personal details. Kaya iwasan din natin yung mga clients na yan. And sa ngayon, yung mga, hindi ko alam kung legit yung Instagram commenting, pero I think isa rin yan sa mga shady na job post. Meron pa dito eh, meron tayo sa vlogs natin dito sa Stellar Freelancing Academy. So, kung gusto niyo ng complete guide, yung mga red flags na yan, meron tayo dito. Ayan, yung crypto. Tapos yung mga nagpapagawa ng mga sample work tapos sabi ayaw talaga nila magbayad kahit short lang or halimbawa yung sample work na sobrang haba. Ayan. Ayaw, tapos ayaw nila magbayad. Para sa akin, red flag yan. So, hindi ako hindi ko na pinapatulan yung mga ganong job post kasi sayang yung effort kasi baka mamaya hindi naman tayo i-hire na ubos lang yung oras natin sa paggawa ng test task na yon. Tapos, pag may mga unusually high salary, halimbawa, katulad nito, I am looking for Amazon company. Ang rate daw for beginners ay $16 to $35 an hour na experience needed. Ayan, medyo mga shady yan, medyo nakakatakot, ano? Kasi isipin mo kung beginner ka tapos ganyan kataas agad ipapasahod sa'yo. Parang alam mo yun, syempre wala ka pang masyadong knowledge. So, bayaran ka nila ng malaki. Parang it's too good to be true. Kaya wag na nating applyan yung mga ganyan. And then yung mga marketplace, yung iba nagpapagamit ng halimbawa yung account nyo gagamitin daw para mag-post sa marketplace. No, no, yan guys, scam. Tapos ngayon, may mga latest. Yung mga nagre-reach out sa WhatsApp tapos tumatawag pa. Una, nag-miss call muna para siguro ma-make sure na meron kayong WhatsApp account, ano? Ayan, wag din lang entertainin yung mga ganyan, guys, kasi scam. Ayan, ang sabi pa ni sabi ni Claire, share ko lang, beware pa sa job po sa nagko-contact ng 1 week training tapos ghost ka na. May na-experience ka na ba na ganun? So, ayun daw. Beware daw sa may 1 week training. Tapos, yung mga gustong lumabas sa mga platforms, like halimbawa sa Upwork kanila nakita, tapos sabi nila, contact me on Telegram. Ayan, mga scammers yan.
Sabi ni Michael, agency owner po ba kayo, coach? Yes po, may agency po ako. However, sa ngayon po, puro writers lang po yung mga teammates ko. Pero in the future po, I plan to expand my business. Mag-hire din ako ng mga SMM, web developers, designers, and siguro mga SEO specialists na rin pag sinuwerte yung makakuha ng maraming clients. Ayun. So, any other questions, guys? Si Romar, ito ba Romar yung ano, yung menti ko? Ikaw ba yung member ng WordPress interns? Ah, okay. Si Romar pala to. Kala ko naman iba. Okay. Yung copywriting po, yun po yung magsusulat po ng mga content sa website or social media for the purpose of sales. So, promotion po yan. Kaya po, copywriting. Yung iba po, akala nila pag copywriting ay nagka-copy. Hindi po. Ang tawag po sa mga content na ginagawa po sa social media and sa websites ay copies. So, kaya po tinawag na copywriting. Lumalawak na po yung topic natin, branding na po. Sige po, sa branding naman po, ang tip ko dyan sa inyo, bago kayo mag, halimbawa wala pang branding guidelines si client, bago kayo gumawa ng mga pages, kung wala pa sila mga pages, gawa muna kayo ng branding guidelines. So dapat po, meron tayong susundin na guidelines kasi minsan, sa sobrang dami ng templates sa Canva or other editing na apps, nalilito na tayo ano ba yung susundin nating colors, ano ba yung mga fonts, ano bang messaging yung gagamitin natin. So, pag meron tayong branding guidelines, meron na tayong susundin na mga principles or mga designs na magagamit natin sa ating mga images, videos, and whatnot. Ayun, sabi ni Matet, salamat ko sa free webinar po. You're welcome po. In the future, magkakaroon pa po tayo. Sana po may mga ma-invite din ako na mga experts sa ibang niche para may additional knowledge din kayo. Kasi syempre yan ang aim natin dito sa Stellar Freelancing Academy. Yun ay magkaroon kayo ng more knowledge and makapag-share ng knowledge sa inyo for free. Ayan. So, naubusan na sila ng questions. Ayun guys, thank you for joining tonight's webinar. I hope na may matutunan kayo from our lessons. By the way, again, kung interested kayong matuto sa niche na is social media management or marketing, you might want to consider our social media marketing course with 1-month internship. Siyempre guys, merong certificate yan at the end of the training. So kung interested kayo, contact nyo lang kami via this online channels. And we will process your enrollment immediately pag nag-enroll na kayo. Okay? So, ito yung mga pwede nyong kontakin ng mga social media channels. Pwede kami sa Facebook, YouTube, Instagram. And of course, ito yung aming website, stellarfreelancingacademy.com. So, again guys, thank you for joining. And I hope you have a good rest of your day. Happy weekend guys. Bye-bye.